flowers. Don't tell me may bagong maniligaw ang anak ko. Or nagkabalikan ba kayo ni Doc Luke? No, this is actually from Dad. Bakit ako hindi niya ako binibigyan? Eh kasi bad ka. You know, try to be nice around him. Baka ikaw naman yung bigyan niya ng flowers next. Alam mo, Mom, feeling ko yung relationship namin ni Daddy will get so much better. Alam mo, okay din yan na sobrang bonded kayo ng Daddy mo. Just in case malaman niya yung totoo. Do you really have to say that? Basag trip ko. Zoe, kailangan ready tayo. Hindi lang naman tayong dalawa nakakaalam tungkol dyan eh. Si Dr. Benitez alam din niya, di ba? Hindi magsasalita yan. Bina-blackmail ba ako? No. Hindi naman. I'm just giving you some options. May ebidensya ka ba? To support your claim? Narinig ko kayong nag-uusap dalawa ni Zoe. Kaya hindi mo sa akin pwedeng i-deny na totoong mag-ama kayo. Nagtataka ka pa kung bakit ako ganito sa'yo? Eh di ba, hindi mo naman ako nilalang anak. Anong gusto mo? Ipagsigawan ko na anak kita? Paano si RJ? Ha? Gusto mo ba? I-announce ko dito at sa buong Apex na hindi ka anak ni Dr. Tanya at anak kita sa labas? Ah, narinig mo! Chismis lang pala narinig mo eh. Sige, ipagkakalat mo. Sino maniniwala sa'yo? Ha? At kapag nalaman to ni Moira, siya makakapangga mo. Hindi kaya yung cellphone na sinasabi nung tumawag, hindi kaya yun yung sinasabi ni Annalyn na nabinigay sa kanya ni RJ noon? Michael, Lynette, anong ginagawa niyo? Pasensya ka na. Medyo naglinis lang kami ng konti. Pasensya na rin kayo ha, kasi medyo nakalimutan ko na rin yata maglinis. Josa, gusto mo mag-inuman tayong dalawa? At tamang-tama, wala na akong trabaho. Alika, mag-inuman tayo. Lynette. Josa, hindi ba masyadong maaga para... Michael, okay lang. Wala na naman akong trabaho eh. Ay, ano, Josa, gusto mo? Inuman tayo? Naku, tama si Michael. Pasensya ka na. Kasi ito lang alak talaga yung naging karamay ko mula nang nawala si Labidas. Eh, tama si Michael. Mamaya na lang to. Nagkabalikan na kayo ulit dalawa? Ah, hindi. May kanya-kanya na kaming karelasyon. May girlfriend ako. Psychologist. Si Lynette naman, may boyfriend na siya. Si Dr. Carlos Benitez. Ah, talaga? Dr. Benz? Saan mo naman nakilala? Medical director siya sa East Ridge. Kaya mo ipapakilala kita sa kanya. Naku, buti ka pa, no? Meron kang ng bagong labidabs. Samantalang ako, mula nung namatay si Labidabs. Eh, paano kung sabihin niya yung kay Lynette? Siguradong gagamitin niyo yung para sirain tayo. Mommy, don't worry, okay? Hindi niya sasabihin kay Lynette yun. Parang nakakasigurado ka. Well, kung gusto niyang sabihin yung sekreto ko, matagal niya nang ginawa yun. Actually, madami na siyang dahilan para siraan ako, pero never niyang ginawa yun. I was never nice to him. Lagi ko siya sinusungitan. Tapos lagi kong pinapa-feel sa kanya na wala siyang kwenta sa akin. But you know, he never did anything against me.
In fact, wala namang mawawala sa kanya kung ilabas niya yung sikreto ko eh. Honestly, mabait siya sa akin. Maayos siyang makipag-usap sa akin. And you know what? I think he is an okay father. So, siya na yung gusto mong tatay ngayon? No, I didn't say that. Sinabi ko lang naman mabait siya eh. I am and will always be RJ the next daughter. O, sige na, ma'am. May date pa kami ni Dad. Uy, hindi mo ba ako isasama dyan? Huwag na. Dito ka na lang. Mapapadrip pa si Dad. Okay. Ah, ayusin ko muna itong merienda natin, ha? Mabilis lang ako. Josa? Gusto ko lang mag-sorry. Nene, okay naman ako. Okay pa ako. Okay ako. Josa, baka pwede pakinggan mo muna si Lynette. Josa, gusto kitang tulungan. Sumama ka na sa amin, ha? Sa bahay ka na lang tumira. Halika na. Lynette, alam mo, okay naman ako. Sa susunod, promise ko sa'yo, mag-iinuman talaga tayo, ha? Huwag na muna ngayon. Josa, sige. Sorry. Halika na sa papa. Lynette! Please naman! Muna ngayon. Kaya. Sige na. Umalis na kayo.